Now let's talk about your Maybe Forever EP, who tackles about all stages of relationship. Can you please tell us more about this? Bakit parang from dati na parang more on pang teeny bopper sounds yung naririnig namin, yung mga pang cute, pakilig, ganyan. Ngayon parang mas gusto mo na nakakapanakit ka na ng puso ng listeners mo. Siguro for my part, itong EP, itong project nito, it's my first time being sobrang hands-on with the music. And when I say hands-on, I co-produced this whole EP. I wrote most of the songs on this EP. So parang it for me it's very special, and I wanted to show listeners where I how I grew up, what the music I listened to was. Kasi parang sa someday pa lang narinig nila yung mga influences ko, like Brian McKnight, Westlife, yung mga tunog ng 90s to 2000s. So itong EP na to, it shows that, yung mga influences ko, and makes it, parang modernizes it in a way. And I wanted to show that para sa mga kapamilya natin, at syempre sa mga listeners ko, and show them the versatility that I have and what I have to offer. Correct. At saka kailangan din mag-innovate talaga, di ba? Hindi pwedeng mag-stick sa kung ano yung nakasanayan. Kasi kailangan, meron kang bagong sound na ipapanig sa mga listeners mo. And I'm sure, bukod dito, mas marami pa. Kasi yan naman talaga yung parang pinaka-secret behind every musikeros, di ba? Kailangan nilang mahanap kung ano yung tunog na mamahalin sa kanila ng mga listeners nila. But if you were to pick up a favorite track from your EP, what song would it be and why? Mahirap yun kasi actually something that's very trivia to, it's that so all these songs were written during the pandemic, and you'll get to see my growth as a songwriter. Kasi pati yung first song na nasulat ko, nandito siya. And yung song na yun ay Who Knows. So feeling ko yun ang ano, yung... Hindi naman favorite, pero yun yung pinaka-special sa akin. Kasi that's what started songwriting in general for me. So from then on, you'll see... Hopefully, you'll see my growth as a songwriter and where I started off as. Ilan taon ka nung una kang na-discover mo na ito yung gusto mong gawin at kaya mo palang mag-produce ng mga music? 20. So 2 years ago talaga ako nag-start. Kaya medyo bago pa sa akin yung songwriting process and everything. So, nung nirecord ko yung Huno, sobrang na-OCD ako. Sobrang na-OCD ako dahil, yun nga, first baby ko siya, yung track na Who Knows. So I wanted it to be perfect. Uh-oh. Pero during the process, na-realize ko na if it's... You just want to put the best that you can in it. If people don't like it, okay naman. At least they listen to it once. If people like it, thank you. Maraming salamat for liking my music. Pero ako naman, as long as I know I put my best, my 110% sa track, kahit anong track na yun, happy ako dun. So that's what I learned during the Who Knows recording process. Ako, kaya ko siya tinanong kasi syempre ang dami ko ng mga na-interview na mga singers, performers, composer, ganyan. So parang hindi talaga lahat, no, yung innate mula pagkapanganak na parang bata pa lang, alam na nila na ito yung gusto nila kung pagko-compose. So pagkata, so ibig sabihin yung sa'yo, nag-start ka talaga as a singer lang muna talaga. Tapos nitong 20 ka na, dun mo lang na-realize na yes, pwede kang makapag-produce din ng sarili mong awitin na based on your experiences. Yeah, nung una, singer lang talaga ako. Pero syempre, may iniisip ko dati na kaya ko ba magsulat ng kanta. So syempre dati pa, I've been trying to. Pero I haven't been able to complete a song talaga. And nung first lockdown natin dito sa Pilipinas, nakaroon ako ng time para i-try or like to try out songwriting. So buti nga, I think that's one of the good things that came out of this lockdown. The first lockdown and the pandemic is that I discovered my love for songwriting,
And hanggang ngayon, I'm still writing songs. I was writing a song yesterday, and I'm just continuing that passion, and sobrang thankful ako na I discovered that. Pero hindi ka naman na pressure kasi syempre 'di ba parang nowadays kapag ka singer ka sa industriya kailangan nandun din talaga sa iyo yung paggawa ng sarili mong song, pag-produce ng sarili mong kanta. Kasi 'di ba dati pag singer ka dito sa atin may mga composers talaga na ibabato sa iyo bagay sa itong kantang to ganyan. Pero ngayon, parang kailangan full package ka na. Kapag ka singer ka, kasi ganun yung nakikita ko 'di ba na parang kailangan lahat. Ah, ito, ako ang mismong sumulat nito. Ako nag-collaborate, produce nito with mga mahuhusay na mga producers din. No pressure naman sa'yo yung nangyayaring ito. Or you're enjoying the process. Na-pressure naman ako, Mama. Na-pressure naman. Honestly speaking, of course. I mean, honestly speaking, na-pressure ako. Kasi, yun nga, music, lyrics, and even co-produce, it's on me. My name is on all of that, diba? So, nakaka-pressure din. Na if the song doesn't really do well, it's on you. It's mostly on me, diba? So it's showing me na it means na I have something to improve on. Pero kasi ako naman, even if songs don't hit, I always think na it's always gonna be a learning experience kahit pa paano. So if kunyari if a certain song of mine does not work, magpapasalamat pa rin ako kasi dumaan pa ako sa process na ganyan na na-realize ko yung pagkakamali ko dito sa track na to or sa EP, let's say. So it's always, for me, it's always a learning experience kaya kahit pa paano, I'm still enjoying the process and I'm enjoying learning and collaborating with my fellow artists, my fellow producers din. So, yeah.